Hello sa inyong lahat. Naisipan ko lang gumawa ulit nitong video na to dahil marami akong natatanggap na mga questions or mga humihingi ng assistance dahil dun sa na-encounter nila. Lalo na dun sa mga bago nating kasamahan ng mga bookkeepers na first time gumamit ng system, BMS. Yeah, kaya itong video na to mula sa pag-download ng BMS, then paano i-unzip kasi nakakompress pa yung file, then hanggang mag-setup dun sa loob ng system. Yun, may mga na-encounter na error. Yun, para maging guide lang tong video na to. Yan, umpisa natin dun sa pagda-download. And sa lahat ng mga gumagamit ng BMS, yan, ini-encourage ko kayo na mag-join kayo dito sa BMS group. Sa ito po yung isang BMS group sa Facebook, BMS users. Ito yung makikita ninyo, BMS users. At yung isa naman dun sa budget monitoring system users. Yan, dito po ninyo dinadownload yung file. Yan, kahit anong link dito, kahit sa palagay ninyo medyo luma na yung link, dyan pa rin yung link niyan dahil sinishare ko lang yan sa Google Drive. Yan, paano ba i-download yung file? Yan, pag member na nga kayo dito, madali nyo ma-download. Yan, makikita ninyo dito sa link. And punta tayo dun sa link. And ito yung mga files na naka-share doon. Nandun yung BMS Rescue, yung BMS file for Division Office para naman sa region, at ito po yung para sa school. Then ang gagawin nyo lang, kung halimbawa school kayo, select nyo lang dito tapos download. Mamili lang kayo kung ano yung para sa inyo na file. O kasi mayroon tayong intended for school, region, division, at yung BMS Rescue. At ito naman yung sa consolidation for division and region. Okay? Sample natin, download natin itong sa school. I-click ko itong download. Napansin nyo pala muna dito sa file, naka-zip po yan, naka-zip. Yung makikita nyo, naka yung extension name ng file, naka-zip. Ibig sabihin, naka-compress yung file. Kaya bago nyo gamitin yung BMS, kailangan i-extract nyo muna or i-unzip. Yan, ganun mo. Kasi pag ginamit ninyo yan na naka-zip, in-open nyo na naka-zip, pwede kasing ma-open yan. Kaya lang, kung yung mga na ipasok nyong data na encode ninyo, hindi na yun, hindi yun masisave. Once na nag-close kayo, nag-exit na kayo dun sa paggamit ng BMS, pag-open mo ulit ng file, hindi yun masisave. Kahit balikan mo yung data ron, walang nasave na data. Kaya importante na pagka-download, i-extract file muna natin para maging normal Microsoft Access file siya. Okay? Testingin natin, download natin dito. Okay, makikita natin dapat yan. Ito, nag-download na siya. Okay, pag na-download na yan, huwag nyo kong i-open ka agad. Mas maganda yan, pag na-download na, huwag ninyo rito pupuntahan. Puntahan ninyo dun sa download folder. Yan, punta ako sa download folder. Makikita ninyo doon sa computer ninyo, hanapin ninyo yung download folder. Yan, doon sa download folder, nandito yung file ngayon. Yan, makikita ninyo sa download. Mapansin nyo, naka-WinRAR or naka-ZIP archive yan. Pag mayroon kayo naka-install na WinRAR, parang libro. Kung wala naman, parang naka-kuha niya na may zipper yung icon.
Ang gagawin nyo lang po dito para i-uncompress po ninyo. O right click natin. Ayan, pag may right click, makikita ninyo yung extract file or extract here. O extract school, yung file name niya mismo. Pare-pareho lang yung gagawin yan, i-extract yung file. Ayan, pag extract file, ibig sabihin, gagawa yan ng folder. Pag extract here, diretso ka agad yan na dyan sa folder na yan, sa download folder na yan, makikita nyong gagawa siya ng another file. Yan, subukan natin tong extract here. O, right click ha, ganyan, right click, then extract here. Or extract file, bahala na kayo mamili. O, pag extract here, itong isi-select ko, yung gumawa siya ng another file. Ito kasi yung original file name. Ito yung i-open nyo, wag ito. Pag ganito na, pwede nyo nang ilagay yan kung saan nyo gustong ilagay na file, na folder. Pwede kayong gumawa ng another folder. Pwede nyo ilagay sa drive C, drive D, or sa external drive para dun kayo gagawa. O ganun po yung gagawin nyo ha. Tapos ito, pwede nyo nang i-delete yan. Kasi hindi nyo na kailangan. Ito na yung Microsoft Access mismo, makikita ninyo rito. Okay, ganun lang siya pagka-download. Then, pwede nyo nang i-open yan kasi Microsoft Access na yan. Yung file na na-extract natin. Okay, ganun lang yung pag da-download, pag-extract. Ibig sabihin, ina-unzip ninyo yung file. Then, sa pagko-compress naman, paano kino-compress? Kasi pag i-email ninyo at ipagagawa ninyo sa akin, halimbawa nagkaroon ng problema. Ganun din gagawin, right click. Yan, i-right click natin para i-compress. Kasi malaki yung file niya, no? 71 MB. Pag kino-compress natin, yan, 71 MB yan, no? Pag right click ulit natin, tapos send to compress folder naman pag i-compress natin. Gagawin siyang zip file. O, send to compress folder. Ayan. Gagawa yan ang parang ganun kanina sa dinownload natin. Tingnan nyo yung file size niya. Naging from 71 MB naging 10 MB na lang. Kaya mas madali siyang i-attach sa email. At madali ring i-download kasi mas maliit na yung file. O ganun yung ginagawa natin pag nag-i-email tayo sa iba para madaling ma-i-attach sa email. Okay, delete ko lang to. Ngayon i-open natin kasi ako iba yung version ng access ko. Ang ginagamit ko 2007. Kaya dito ako nag-uumpisa. Pwede na i-open niya kung kuha naman yung file ninyo. Okay. Isa-isahin natin ngayon ulit dito yung file kasi maraming na-encounter na error. Okay. Click lang yung click me. Then log in dito sa all modules users. BMS yung password. Okay, isa-isahin natin kasi marami talagang bago na medyo nalilito. Paano magpalit ng office operating unit kasi nakalagay dito Bangbang National High School. Siyempre meron tayong sariling operating unit. O, dito nyo papalitan, i-click lang po itong DepEd Office. Click nyo lang tong icon na to kung gusto nyo palitan to. Bawa. Yan. O ngayon, kung alam mo yung org code, pwede mong manually na i-type dito. Or kung gusto mo naman, select mo lang dito sa drop down.
Awa, ang pipiliin ko ay Bugnuyan National High School. Bugnuyan ako. I-click ko lang yan. Okay, magbabago na yan. Bugnuyan National High School. O, ganun siya. Ganun lang. Siselect nyo lang. O, dito tayo sa ibang Sablayan sa Occidental Mindoro. Ayan. Sablayan National Comprehensive High School. O, ganun lang siya. Then, sa pagpapalit ng mga signatories naman dito, dito nyo pupuntahan. Papalitan niyo yung mga signatories dito. Yan, lagay ninyo rito kung sino yung mga dapat ilagay dito. Then yung position. O, yan lang ha. Lagay niyo lang diyan yung mga signatories. Kasi yan yung i-call up niyo dun sa paglalagay ng signatories sa obligation, sa reports, sa RAP, RAPSA, ganun. Okay, ganun lang. O, ngayon, Sablayan National Comprehensive High School na yung nakalagay dito. Magbago na rin yung org code. O, ganun lang magpalit ng office. Then, doon na tayo sa ang unang-unang ginagawa dito ay yung pagsiset-up ng PEP and allotment releases. Bago ka kasi makapag-obligate, kailangan meron munang laman tong module number 1. Pero yan, nilagyan ko na. Yun na yung ginagawa kong practice dun sa yearly version ng BMS. Nilalagyan ko na ng mga PEP para hindi na kayo nahihirapang mag-set up. Yun. Pero papakita ko rin, ito yung unang-una natin na nilalagyan ng data. Mapansin nyo rito, meron ng laman na records yan. Pag-school, meron tayong 7 records dito. Makikita ninyo rito. Ano, 7 records. O, nandiyan na po yung mga PAP natin for junior high school na kuan siya, current, regular, or agency specific. Ito naman yung automatic for junior high school. Then yung next record, yung junior high school pa rin, kung may continuing kasi kayo, kung may natira pa kayong MOE, PS, lalagay natin yon. Then meron din tayo for senior high school. Nasa inyo na rin kasi yung senior high school. Siyempre meron din tayong ine-expect na releases. Naka-reserve na yan. Yung para sa new school personal positions. Yung mga teaching positions natin. Na kung may mga newly hired teachers sa atin. Expect na meron tayong marireceive na SARO. At dito natin nire-record yung SARO number, purpose, amount. O, ganun yung pag-setup. Yan, kasi kung walang laman yan, yung PAP, wala tayong magiging fund source. Kaya dito muna natin sineset-up. Yan, dito tayo nagkakaroon ng problema dahil may mga changes ako rito yung nakikita ninyo sa video na unang inilabas ko bago ko i-deploy itong BMS. Yan, dito tayo sa add new PAP at saka add allotment, nagkakaroon ng problema. Okay, yung kadalasan yung na-encounter, ulitin ko lang dito. Kasi mayroon tayong ini-expect na halimbawa, mayroon kang continuing sa ano? Ano bang pwede maging continuing? Yung mga sub-allotments sa inyo or yung kasi yung MPBF, continuing na rin siya. Halimbawa, mayroon tayong continuing sa PBB. Ang magiging continuing natin nun, MPBF, mayroon tayong nakasetup na dyan. Bawa, add tayo rito, add new PAP. Ganito yung proseso talaga. Pag mag-a-add kayo ng PAP, ito ang i-click ninyo. Add new PAP. Yan, ganyan. Ito yung i-click nyo unang-una. Then halimbawa, magsesetup tayo ng PAP ng MPBF. Set up tayo ng continuing. Mayroon tayong akong sinetup na rito na nagdagdag lang tayo. Pag MPBF, MPB, ito yung continuing yan. Nakaset yan. O, i-click natin yan. Then, PPA 901.
dito. Yung sa mga kuan lang to ha, kung halimbawa meron talaga kayong MPBF na continuing. Kasi nga yung PS natin ay continuing na rin. PS MOE, capital outlay, lahat yan continuing na. Okay, click ko rin to. Then dito nagkakaroon ng mga ano, error. Kasi dito, ito nga yung may pagbabago. Kasi dati wala itong button na to. Bago po kayo mag-encode dito, i-click nyo po muna ito. Yan, i-click nyo muna tong add allotment button. Yan, ganito ha. Pag-click ko nyan, mapapansin nyo rito, madadagdagan dito ng lines na naka-reserve for encoding. Yan, i-click ko, add allotment. Napansin nyo, nadagdagan na isang line. Dito kayo mag-encode. To avoid errors. Kasi papakita ko lang kung bakit nag-error. Halimbawa, hindi escape ko lang, escape key. Inindot ko yung escape key para wala yung ano, data. Pag hindi ko click yan, papakita ko lang po ha, yung hindi ko i-click. Tapos maglalagay ako rito, halimbawa, saro-flr. Tapos halimbawa, 004 na. Halimbawa, saro number, RO4B dash 20 dash 1 2 3 4 5 6 7. Oh, hindi ba release niya February 5. Ah, hindi pala, continuing nga pala to. Oh, tama 2019 yan, kasi pwedeng 2019 yan na Saro, kaya ang date niyan pwedeng November halimbawa 5, 2019. Yun, pwedeng 2019 yung date, kasi nga yun yung ba, may continuing ka pa, may balance ka pa na 15,000. Continuing po ha, sineset-up natin dito yung continuing. Okay, parang carried forward lang yan, January 2020. Tapos dito i-select natin dito special purpose fund yan. Special Purpose Fund or 2019 JAA. Okay. Then dito, Saro. Continuing. Dito, parang ilagay lang natin balance of PBB. For example yan, PBB. Tapos, pag umalis na ako dyan, napansin nyo, may error na ganito. Index or primary key cannot contain a null value. Bakit nag-error na ganito? Nag-error po yan dahil hindi ko na-click yung add allotment. Kaya mangyayari dyan, mawawala ulit yung in-encode mo kasi may error. Yan. Kaya bago kayo, halimbawa, nakapag-set na kayo ng PAP, bago kayo mag-encode dito sa ibaba, yung detalye nung Saro, i-click nyo muna yung add allotment. Okay, pakita ko ha, para hindi mag pop up yung ganitong error. Okay? Click ko lang ito. Then ngayon, paano mawawala yan? Escape lang natin. Yan. Kahit maraming escape key, huwag kang kukon doon. Para mawala lang. Ngayon, ang gagawin nyo muna, bago mag-encode, click add allotment. Ito ha, click lang. Yan, saka mo encode ngayon dito yung Saro dash FLR dash 004, then dito RO4B dash 2019 yan, 1 2 3 4 5 6 7, ang date for example yan November 5 2019, kung may 15,000. O ganun yung gagawin lang, 1 1 forward yan ngayon 2020, then yung JAA nyan yung 2019 JAA, tapos dito Saro, parang ganyan, balance of PBB or filling up of unfilled position or balance, basta kung ano man yung basta MPBF. Pagsasamasamahin na ninyo rito yung MPBF na continuing kung may mga balances.
Okay, ganyan. O, di successful. Magpunta ka na dito sa second line, o wala nang error. Okay na siya. Okay, yan yung solusyon doon sa mga na may message sa akin kung bakit nagkakaroon ng error ngayon. Doon sa ano, pag naglalagay ngayon ng mga continuing or any o yung mga sub-allotment na may balances, kasi maglalagay talaga kayo, magdadagdag. Okay, close ko na to. Ngayon naman, pagdating dito, by the way, dito pala sa PAP, balikan ko lang. Ang ilalagay nyo lang kasi dito, nakaset na yan, yung GAA na amount, yan, PSMOE, ganun na lang, gagawin nyo rin. Yan, ganun lang pa. Kung mayroon kayong, halimbawa, 10 million dito, o, 10 million dito, halimbawa, 500,000. Ganun lang yung gagawin nyo, naglalagay lang ng amount. Tapos, next record para sa automatic. Oh, mayroong 750,000. Oh, ganun lang ang ginagawa dito. Oh, hanggang sa lahat ng PAP, senior high school, lalagay nyo lang yung amount ng MOE. Yung PS, nasa division office yun. Wala pa sa inyo. Okay, ganun lang. Pag close, pupunta na tayo sa module number 2. Yan, pag first time na ginagamit, na binuksan itong BMS, first time na binuksan, ibig sabihin wala pa siyang transaction sa registry. Click natin, ganito makikita ninyo, blanco, wala kayong ibang nakikita except itong mga buttons or other navigation buttons dito. Ito ang i-click po ninyo, first transaction. Yan, first transaction. Lumalabas lang po itong first transaction button pag first time na inopen yung registry na wala pa pong transaction. Yan, pag clinic na to, kasi may mga nagtanong din sa akin dito, hindi nila alam yung gagawin. Wala raw yung dating ano, kahit may mga dati nang gumamit. Wala raw yung source o ano, yung transaction. Ito ang i-click nyo. Ayan, tingnan nyo. Pag-click ko nyan, lalabas yung transaction type dito. Dito ka na mamimili. Halimbawa, popost mo yung allotment mo. Ayan, dito. Click mo lang itong, halimbawa, magpopost ka ng allotment na JGAO. O, ganyan lang. Okay? Then, lagay mo lang dyan. Kahit anong date yan. January 6 naman yung ating effectivity. Walang problema yan kahit January 1 yung ilagay mo. Or January 6. Pwede yung January 6 kung gusto nyo maging very ano, precise dun sa date. Although effectivity nung ano, halos January 1 na rin. Kaya, para capture lahat. As dito sa source, gaaw, 10 million. Then dito sa ano to, sa Blayan National High School din bawa. Yung purpose FY 2020 gaaw. PS. Okay? Tapos ngayon dito, dito ka na maglalagay ng ano, PAP. Bawa, junior high school. Yan, junior high school. Then dito, PPA 350, junior high school, PPA 350. O ngayon, bi-breakdown mo na yun based dun sa breakdown ng allotment. 5 million tong basic salary. O. Dito ulit, yung iba hindi makapag-encode. Oh. Kaya ngayon, encode ko yung number. Ayaw, hindi maka-edit. Pag hindi po kayo maka-edit dito, hindi kayo makapag-encode ng amount, yan, another konto eh, yung concern. Yan, i-click nyo lang po yung edit data button dito. Itong part na to. Edit data. Yan,
dito hindi ako makapag-encode, oh. I-click lang yung edit data, then ayan, pwede na yan. 5 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kung school yan, ito lang lalagay ko. School. Oh, okay na. Oh, hanggang makompleto po ninyo yung 10 million. Sample lang to, ah. Pera. Mawa, 5 million din. Sample lang to, pero hindi ganyan yung breakdown ninyo. Meron kayong susunding breakdown. Okay, 10 million nakikita ninyo rito ngayon sa baba yung 10 million. Okay, ganun lang yung mga nakikita nating errors dun sa first time na gumamit. O, ganun lang yung ating post, pagpo-post dito sa registry. Pinakita lang natin yung proper recording. Kung mag-a-add ulit kayo ng record, add new record ulit dito. Click nyo po yung button na add new record. Then, ito ulit. Start ka dun sa process. Okay, yun lang naman yung nakikita kong error dun sa mga naka-encounter na ng paggamit mula umpisa. Okay, yun lang muna yung video na to kasi gusto ko lang ma-resolve din sa mga first time gumamit ng BMS para ma-guide po sila ng mabuti. Okay, sana na-resolve na yung issue na yon. Kaya sa mga susunod na video, iba naman yung itatackle natin para guided yung lahat ng users. Medyo nakakakuan lang talaga dahil yung iba talagang sariling sikap yung pag-aaral nung sa BMS. Okay, yun lang po muna at thank you.